Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Dahil sa agawan sa pasahero, tricycle driver patay matapos pagsasaksakin ng kapwa tricycle driver sa Calasiao, Pangasinan. Magsasaka sa Solsona, Ilocos Norte, patay din matapos namang tamaan ng kidlat habang nagpapastol ng alagang baka. Borac, Pampanga Mayor Jaime Capil at iba pang opisyal pinatawan ng 6 na buwang suspensyon dahil sa isyu ng illegal pogo operation. At ilang estudyante nagtagisan sa cosplay sa unang araw ng senior high school intramurals ng isang paaralan sa Dagupan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa insidente ng pananaksak. Dahil sa agawan sa pasahero, tricycle driver patay matapos saksakin ng kapwa tricycle driver sa Calasiao, Pangasinan. Nakalerto si CJ Turida. Dito humandusay ang biktimang si Ryan Agpuon, isang tricycle driver. Matapos siyang pagsasaksakin ng kapwa tricycle driver na si Al Suarez, dinala ang biktima sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Dito mismo sa bahaging ito ng Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan, nagpang-abot ang biktima at suspect. Ilang metro lang ang layo nito mula sa barangay hall. Nagkasagutan muna ang dalawa na nauwi sa pananaksak. Parehong taga-barangay dinalawan ang dalawa. Oh, maayos naman po sila. Yung napatay nga, tahimik yun eh. May CCTV camera sa barangay hall, pero... Yung nga po sir, nagkataon na napatid yun sa main, kaya po hindi siya gumana ngayon. Buti na lang daw, alerto ang mga opisyal ng barangay, kaya nahuli ang suspect. Yun na po, nung may nakita na siyang puso, pinahabol na sa puso. Malabas na dating may alitan na to sila sir. Parang nag-aawgawan yata silang pasahero sir. Dumangging magbigay ng pahayag ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Sinisikap pa ng One North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Buhanging nadadraga sa Pantal River na ipon na sa spoil site sa Dagupan City. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang isinasagawang dredging operation ng DPWH sa Pantal River dito sa Dagupan City. Gabundok na ang naipong buhangin sa spoil site sa Pantal River sa Dagupan City. Ayon sa DPWH, 80% na ng spoil site ang nagagamit sa lugar kung saan tinatambak ang mga nadadraga mula sa ilog. Kailangan nating iwasan na mapuno siya kasi pag mapuno siya, aapaw yung water. Pupunta po siya sa mga kabahayan or maybe sa mga palaistaan po na malalapit. Yes po, iniwasan po natin. Ang ilang residente, kanya-kanyang kuha ng sakusakong buhangin sa spoil site para itambak sa kanilang bahay upang makaiwas sa baha. Para hindi mabaha. Dahil sa bahay po ninyo, mababa. Magkatuwang ang DPWH at lokal na pamahalaan sa pagtanggal sa mga naipong buhangin sa lugar. Itinatambak ito sa mga bahaing barangay. Gumagamit na rin ng amphibious excavator ang DPWH para maiwasan ang pag-apaw ng tubig sa spoil site. Tuloy-tuloy po yung ano natin, yung pag-handle natin doon sa spoil. Actually, nakapasok na yung excavator natin doon sa may sa loob. Sa ngayon, 2 dredging machine ang ginagamit sa pagdadraga sa Pantal River. Chris, mula sa spoil site ay nasa halos 100 meters yung layo ng mga kabahayan sa lugar. Tiniyak ng DPWH na hindi maapektuhan yung mga residente sa lugar dahil meron sila mga ginagawang interventions para hindi umapaw yung tubig sa spoil site. Actually, ang Dagupan City Government ay ongoing yung hauling, ganun din yung iba't ibang mga LGUs, yung mga karatig na mga lugar dito nga sa Dagupan City. Ibig sabihin, hinahakot nila yung mga spoil at ginagawang panambak doon sa mga low-lying barangays at maging doon sa mga low-lying areas sa lungsod ng Dagupan at maging sa iba't ibang bahagi nga sa
Gaya halimbawa sa bayan ng Lingayen at maging sa bayan nga ng Binmalay. Samantala, malaking bagay para sa national government yung ginagawa na dredging operation ng DPWH dahil hakbang ito ng national government para nga maiwasan yung pagbaha sa iba't ibang mga lugar. Samantala, sa lungsod ng Dagupan ay nagpapatupad sila ng flexi time. Ibig sabihin, sa tuwing high tide, sa tuwing na-experience yung high tide sa lungsod ng Dagupan, na karaniwan nangyayari yan tuwing madaling araw hanggang sa before magtanghali, ang ginagawa ng DPWH ay nagdedredge sila tuwing gabi kung kailan na-experience yung medyo low tide dahil meron silang sinusunod na antas sa Pantal River para makapag-dredge sila ng maayos, Chris. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, sandbags inilalagay sa binabahang gilid ng kalsada para may madaanan ang mga residente ng Barangay Gigilonen sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Claire Lacanilaw Dungka. Mabagal ang paghupa ng baha sa ilang kalsada sa Barangay Gigilonen, Mangaldan, Pangasinan, kaya naglagay ng sandbag sa gilid ng binabahang kalsada upang may madaanan ang mga residente. Nung hindi pa nabili yung lupa dyan, kahit na dalang anong bagyong dadaan ay dadarating, hindi kami mababaha kasi ahagos ang tubig dyan sa dyan sa kabila. Ngayon po, baha na. Nakatakda raw na magtabo ng lupa ang mga opisyal sa mga binabahang bahagi ng barangay. Pansamantalang itatabon nila na kwan, kasi putik pa rin. Maski mawalan man yung tubig, putik pa rin. Paraan na rin ito upang maiwasan na pamahayan ng lamok ang mga naipong baha. Naka-alerto ang mga opisyal ng barangay sa posibleng kaso ng dengue at leptospirosis sa lugar. Wala na sanang magkaka-dengue. So parisisa lang naman yung natin dyan, yung leptospirosis natin na nagkataon lang na may sugat siya. Although maski nag-aalerto yung mga kabarangay natin dyan. Samantala, gagawa rin ng drainage canal sa kalsada upang masolusyonan ang problema sa baha. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Nasawi naman ang isang magsasaka sa Solsona, Ilocos Norte matapos tamaan ng kidlat. Dinala pa sa RHU ang 60-anyos na si Oswaldo Baltazar ng Barangay Laureta pero hindi na ito umabot ng buhay. Nangyari ang insidente hapon noong Martes, October 8, nang magtungo ang biktima sa bukid at ipastol ang alagang baka. Sa lakas ng kidlat, nasunog pa ang buhok ng biktima. Ilang silid-aralan sa isang paaralan sa Enrile, Cagayan, binaha dahil sa malakas na pag-ulan kahapon. May ulat si Jeric Pasilyao. Malalakas na buhos ng ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng lalawigan ng Cagayan kahapon ng hapon. Bunsod nito, binaha ang ilang silid-aralan sa Enrile East Central School sa Barangay Magalalag, Enrile, Cagayan. Ayon sa otoridad, ang pag-ulan ay dulot ng localized thunderstorms. Sa Barangay Madarulog, Enrile, Cagayan, rumagasa ang putik at baha sa ilang kalsada dahil pa rin sa naranasang malakas na pag-ulan kahapon. Pinayuhan ng mga otoridad ang mga motorista na mag-ingat at maging mapagmatsyag, lalo na sa biglaang buhos ng ulan na nagdudulot na biglaang pagbaha at mudslide upang maiwasan ang aksidente. Pansamantalang hindi nadaanan ng anumang klase ng sasakyan ng spillway sa Quirino, Ilocos Sur kahapon dahil ito sa pagtaas ng antas ng tubig sa ilog dala ng malakas na pag-ulan. Ayon sa MDRRMO, naayos na ang daanan noong Martes pero muling tumaas ang level ng tubig. 5 barangay ang naapektuhan sa pagtaas ng antas ng tubig sa ilog. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, wala pang panibagong sama na panahon o bagyo sa paligid ng bansa na namomonitor ang pag-asa pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar. Northeasterly surface wind flow ang iihip sa extreme northern Luzon habang localized thunderstorms naman ang dapat paghandaan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng balawakang ulan sa northern at central Luzon, kabilang na ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, Tarlac, Pampanga at Bataan. May malalakas at matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide, kaya inaalerto ang mga residente. May chance rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Naipong baha sa mga nicho sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City, problema ng ilang naglilinis sa sementeryo. Naritong report. Tatlong linggo bago ang undas, binabaha pa rin sa ilang bahagi ng Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Lubog sa baha ang ilang nicho. Oo, na kaso lang kunti pang ano kasi nung nakaraang linggo bagyo kaya baha pa yung ibang nicho. May mga nagtangkang maglinis sa sementeryo pero hindi kinakaya dahil sa baha, kaya pinagpaliban na lang ang paglilinis. Mahirap madam talaga. Oo, dahil. Dahil tubig pa. Oo. Kaya sa'yo ang paglilinis baka mga katapusan pa, sir? Hindi, mga 25. Na. Mga 25. Ang ilang bahagi ng sementeryo, tinambakan ng mga bato upang may pansamantalang madaanan ang mga nagpupunta roon. Kung magtutuloy-tuloy daw ang magandang panahon, posibleng humupa ang baha sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Yung iba mabilis humupa, kasi lang yung malalim ang kwan, hindi matagal. Baka abutin pa ng pista ng patayan. Nakatakda sa October 15, 2024 ang paglilinis sa mga sementeryo sa Dagupan City. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Arestado ang 45-anyos na construction worker dahil sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o illegal gambling na nangyari sa Adams, Ilocos Norte. Ang suspect na si Mario Liberato ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest. Dinakip ang suspect sa construction site sa Barangay Suba, Paway, Ilocos Norte. Inirekomenda ng korte na magpiansa ng 2,000 pesos si Liberato. Dinala siya sa Rural Health Unit para sa medical examination bago dalhin sa presinto. Porac Pampanga Mayor Jaime Capil at iba pang opisyal pinatawan ng 6 na buwang suspensyon dahil sa issue ng illegal pogo operation. Tutukan sa report. Nanumpa na bilang acting mayor ng Porac Pampanga si Councilor Myla Clarete. Matapos patawan ng ombudsman ng 6 na buwan na preventive suspension, si Porac Mayor Jing Capil at 10 iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan kaugnay sa isyu ng ilegal na operasyon ng pogo sa bayan. Kabilang sa mga pinatawan ng preventive suspension ng BC Alcalde, dating officer in charge ng Business Permit and Licensing Office at ang 8 sangguniang bayan members. Paglilino ng DILG, ang suspension order ay preventive lamang upang bigyan ng daan ang investigasyon ng mga otoridad sa niraid na pogo compound sa Porac. Ayon pa sa DILG, dahil lahat ng miyembro ng sangguniang bayan ay suspendido, kinakailangang magsagawa ng nomination ng mga political party na mga suspendidong opisyal. Tinignan ng aming department kung ano yung mga parties na dapat fill up and kasi this will be through party nominations. Yung filling up ng mga vacancies no, dahil sa suspensions. So majority yata nasa kambila. No? So we would be requesting siguro yung highest party nomination na to expedite na yung pagpili no, ng mga recommendees nila para ma-forward na sa central office. Sa kanyang official Facebook page, sinabi ni Capil na malugod niyang tinatanggap at nire-respeto ang kautusan ng ombudsman laban sa kanila. Buo raw ang tiwala nila sa batas at sila ay gagawa ng kaukulang hakbang para linisin ang kanilang mga pangalan. Samantala, siniguro naman ni Clarete na sa kabila ng mga isyong kinasasangkutan ng kanilang bayan, ay patuloy na magtatrabaho ang lokal na pamahalaan para sa mga mamamayan. Nakipag-meeting na ako with some of the department heads para mailatag yung mga plano tsaka para tuloy-tuloy din yung servisyo para sa mamamayan po ng Porac. Si Myla Clarete ang pumalit sa kanyang kapatid na si dating konsehal na si Regine Clarete matapos sumakabilang buhay noong nakaraang taon. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Malaking problema naman ang lokal na pamahalaan ng mga nakalaylay na kable sa iba't ibang lugar sa Baguio City. Nagiging sanhiraw ito ng aksidente sa mga motorista. Kaya nakipag-ugnayan ang LGU sa iba't ibang telco para ayusin ang kanilang mga warning o wiring system. Marami naman daw ang tumalima pero may ilan na hindi pa rin naayos. Matapos ay binigay na palugit ng LGU, ipinag-uutos ang alkalde sa Public Order Safety Division na magsagawa ng malawakang monitoring para ma-identify ang mga dapat nang tanggalin o alisin.
Malawakan din ang assessment ng LGU para i-monitor ang mga kable at electrical wire system sa syudad. Yung state nitong wire system nila no ay hindi lamang nagpapapangit ng lugar ano kung hindi it poses a serious threat sa safety ng ating mga motorists pati yung pedestrians. Supply ng gamot sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan madaling maubos ayon sa otoridad. Narito ang report. Nararanasan ang limitadong supply ng gamot sa Barangay Gigilonin, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa pamunuan ng barangay, madaling maubos ang mga gamot kontra ubo at sipon, maging ang gamot sa hypertension. Batid na barangay council na tumaas ang demand sa supply ng gamot, ngayong unti-unting lumalamig ang panahon. Madaling maubos naman dyan yung mga sa mga bata kasi. At saka yung pag-maintenance ng may, alam mo na, yung mga senior citizen na gagaya natin. Madalas umanong tamaan ang ubo at sipon ng ilang anak ni Jorilyn, kaya menos gastos daw ang nakuhang libreng gamot mula sa barangay. Siyempre, nalalanghap nila yung tubig. Malamig kasi paggabi, malamig. Pinag-aaralan na ng barangay council ang paglalaan ng pondo para sa procurement ng karagdagang supply ng gamot. Hindi maiwasan yung may sipon sila, may lagnat sila, o kaya nagtatay. Yun ang madaling maubos din na gamot. Yun yung talagang naubos. So far, mayroon pang kunti dyan, pero napag-usapan sa council na magpo-purchase ulit. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Puspusan naman na ang pagsasaayos ng mga pipeline ng Pamana Water Corporation sa Dagupan City. Kasabay ito ng pagpapataas ng mga kalsada sa lungsod. Kasalukuyang inaayos ang linya ng tubig sa bahagi ng Herrero Perez upang ayusin ang nakitang leak sa tubo. Inaayos din ang iba pang water pipeline sa syudad. Maganda yun para hindi matabunan yung mga pipe, yung daloy ng tubig maganda. Samantala, ilang estudyante nagtagisan sa cosplay sa unang araw ng Senior High School Intramurals sa isang paaralan sa Dagupan City. Silipin sa report. Nagpasiklaban sa cosplay ang mga estudyante sa Ulupan Dagupan City National High School Senior High Intramurals na nagsimula ngayong araw. Ginanap ang aktibidad sa Dagupan City Astrodome. Hindi magkandamayo sa hiyawan ng mga estudyante. Lahat ng mga games namin ngayon, binasi namin sa mga four elements. So may mga cosplay kami, may mga laro ng lahi kami ngayon na ginagawa sa mga hindi lang sa pambata, pati rin sa mga pang-teachers. Rumampa at sumayaw ang mga kalahok, maging ang ilang guro nag-isayaw rin. We try to go for a holistic approach para sa mga events sa mga bata na ginagawa para sa senior high school. Layo ng aktibidad na tumibay ang samahan ng mga estudyante at maging ng mga guro. Sobrang saya po! Last na po namin to, grade 12 na po kasi kami, kaya sinusulit na po namin. Magtatapos ang intrams sa October 24. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Labo-labog ang mga motorista dahil sa pagtawid ng malaking sawa sa kalsada sa Batac City, Ilocos Norte. Napatigil ang ilang motorista dahil nasa gitna ang sawa na nasa 5 metro ang haba. Umakyat ito sa bakod at nagpunta sa loob ng bakuran ng isang universidad na maraming punong kahoy. Galing daw sa bukid ang sawa na posibleng naghahanap ng makakain. Substitution ng aspirants hindi na pinapayagan ng COMELEC. Tutukan sa report. Dinala na ng COMELEC Pangasinan ang mga Certificate of Candidacy o COC at Certificate of Nomination and Acceptance o CONA sa COMELEC Central Office.
matapos ang filing of COC noong October 8, bawal na ang substitution sa mga aspirant, pero pahihintulutan ng withdrawal of COC hanggang sa mismong araw ng eleksyon ayon sa COMELEC. Ngayong nakapaghain na ng COC ang mga aspirant at batid na ng publiko kung sino-sino ang magkakatunggali sa bawat posisyon, maaari na raw magsagawa ang PNP ng threat assessment sa mga aspirant ayon sa COMELEC. Sa pagkakaalam ko, ay ina-assess na kung meron bang mga threats yung ating mga aspirants, and then kung siguro depende sa evaluation nila, baka magbibigay ho sila ng security personnel sa aspirant na merong threat. Sa ngayon, wala namang nakikitang banta ang PNP sa kahit sinong aspirant sa probinsya, pero magiging mahigpit pa rin ang monitoring nila sa bawat bayan at syudad sa Pangasinan. Sa ngayon po ma'am, ay wala pa pong binibigay kung sakaling may augmentation tayo coming from higher office. Pero as of now, yung ating mga personnel po natin dito sa Pangasinan ay well manageable naman po yung area po natin. So sa ngayon po, close coordination po ang ating Pangasinan PPO sa other law enforcement agencies po natin, ang AFP, most especially yung ating pong head po natin sa COMELEC po ma'am. Pag-aaralan ng PNP kung kinakailangan magtalaga ng karagdagang police personnel sa iba't ibang lugar sa probinsya. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa iba pang balita, high-tech wood carving kabuhayan ng isang artist mula sa Sudipen, La Union. Tungayan sa report. Kumikitang kabuhayan ngayon ng 38-anyos na artist ang paggawa ng mga obra sa pamamagitan ng high-tech o modern wood carving sa Sudipen, La Union. Simula ng kanyang kabataan ay nahilig na si Rex sa wood carving. Pinag-aralan ng paggawa ng mga obra gamit ang iba't ibang makina. Nakita raw niya ang magandang potensyal, lalo pat walang gumagawa nito sa kanilang lugar. Kasi mahilig naman ako sa drawing at ginawa ko yung picture ng anak ko, ng portrait ko. Tapos yun, may pinost ko sa Facebook, tapos yun nakita nila. May nagpagawa na, nag-start sa mga pinsan ko, tapos post ko ulit, tapos yun, marami na pong nagpa-customize ng mga portrait. Madali lang daw ang wood carving, pero mahalaga raw na may sinusunod na pattern. Sa paggawa ng portrait, gagawa muna ng pattern. Doon yung drawing ko muna, tapos sa Photoshop, tapos preprint ko, tapos didikit ko na po sa wood, doon ko na po kinakat. Bukod sa mga larawan, kabilang din sa mga madalas ipagawa sa kanya ay ang mga mapa ng iba't ibang lugar. Inaabot ng 2 hanggang 4 na araw bago matapos ang isang obra. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapaparod na simula bukas sa National TV ang concert ni na Limitless star Julian San Jose at P-Pop Kings SB19 na si Stell, na pinamagatang Julie Stell ang ating pinig. Bukod sa all-out performance ni na Julie at Stell, matutunghayan din sa concert ang solo performance ni Pablo ng SB19. Naging matagumpay ang Julie Stell ang ating pinig concert sa pagtutulungan ng GMA Synergy, GMA Entertainment Group, at 1Z Entertainment. Umanda na sa pagkanta at pagsayaw sa mga popular Pinoy hits mula noon hanggang ngayon. Sa Julie Stell ang ating tinig. Bukas na po yan, 9:30 ng gabi. Mag-asawang nagsimula sa 500 pesos na puhunan, kumikita na ng 70,000 pesos kada araw sa paggawa at pagbebenta ng pastil sa Calasau, Pangasinan. Silipin sa report. Pangilan na yan? Dalawa pa lang. Dalawa pa lang. So, may pangatlo pa. Tignan natin kung kaya pa. Lagi-lagi ka bang kumakain dito? Oo. Sarap na sarap ang estudyanteng si Romel sa inorder na pastil. Ito yung kanin na may toppings na shredded chicken, putahing nagmula pa sa Mindanao. Ipinakilala ito ni Michael Sandanya, isang IT graduate, at asawa ng si Grace, isang nurse. Nagsimula ang kanilang munting negosyo noong November 2022. 500 pesos lang daw ang kanilang puhunan at ang unang kita nila umabot lang daw sa 75 pesos. Nagnegosyo kami para makasolve ng problem, which is yung problem na nakita namin na gusto namin isolve is regarding sa pagtaas ng price ng meal. Pero hindi raw sumuko ang mag-asawa mula sa isang cart na palipat-lipat ng lugar na mapagbebentahan. Ngayon, meron na silang 10 pwesto sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Bukod sa Calasau, may pwesto na rin sila sa Dagupan City, San Carlos City, Santa Barbara at Mangaldan. Nakakapagbenta na sila ng hindi bababa sa 5,000 pastil sa isang araw. At mula sa 75 pesos noon,
Umaabot na sa 70,000 pesos ang kinikita nila sa isang araw. Tapos na-surprise po ako kasi yung unang cart namin nakakabenta siya ng 400 piraso. So natuwa ako. So nag-try kami na magdagdag ng magtitinda. Yun, pwede pala. So magdadagdag lang ako ng magtitinda, lalaki yung sales. Nagkaalalay naman daw ang DTI sa mga maliliit na negosyante tulad ng mag-asawang Sandania. Patunay raw ito na ang pagpupursige at pagsusumikap may kaakibat na tagumpay sa hinaharap. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Sa pagtatapos ng first round ng NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament, nangunguna sa standings ang Binil Blazers na may 7 panalo. Sumusunod ang San Beda Red Lions, Mapua Cardinals at Letra Knights na may tig-anim na panalo. Tig-apat naman ang panalo ng Perpetual Altas, EAC Generals at LPU Pirates. Habang ang JRU Heavy Bombers at Arellano Chiefs ay may tig-3 panalo. 2 panalo lang ang naitala ng San Sebastian Golden Stags. Samantala, magsisimula na ang Round 2 sa Biyernes, October 11. Magtatapatan ang Letra Knights at LPU Pirates sa Game 1. Nasusundan ng sagupaan ng Perpetual Altas at EAC Generals sa Game 2. Ang Angeles City, hinirang na Asia's Best Emerging Culinary City. Narito ang report. Kamaru, putong babi, kare-kare at betote. Name it, they have it. Kapag usapang pagkain o culinary destination, tiyak na ang probinsya ng Pampanga ang number one sa inyong listahan. Sa Angeles City, isa sa mga hinahanap-hanap at binabalik-balikan na pagkain ay ang sisig, karaniwang gawa sa pinaghalo-halong ulo at pisngi ng baboy na sinamahan pa ng sibuyas, kalamansi, mga pampalasa at iba pang secret ingredients. Alam niyo ba na ang sisig ay nadiskubre bago pa ang pananakop ng mga Kastila noong 1565 hanggang sa ipreserba ang pagluluto nito ng lokal na pamahalaan ng Angeles City at gawing isang heritage dish sa bisa ng isang local ordinance? Kung ano-ano na po yung mga version na ilalabas ngayon, marami na rin pong ine-experiment na pasok pa rin po talaga sa panlasa ng mga Kapampangan. Kaya hindi nakapagtataka na makilala ang syudad bilang Asia's Best Emerging Culinary City Destination ng World Culinary Awards Gala Ceremony 2024 sa Dubai, UAE. Ang parangal ay tinanggap ni DOT Region 3 Director Richard Dinos. Tinalo ng Angeles City sa nasabing kompetisyon ang Hanoi, Vietnam, Kuala Lumpur sa Malaysia, Kyoto, Japan at Taipei, Taiwan. Sa official Facebook page ng DOT, pinuri ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang lokal na pamahalaan ng Angeles City, pati na rin ang mga stakeholder at food community ng lungsod para sa kanilang pagsisikap na pangalagaan at isulong ang culinary industry. Ayon sa mga eksperto, ang nasabing parangal ay testamento ng pagiging malikhain at talintado ng mga Kapampangan sa larangan ng pagluluto. At nang yan resibo, parang these are evidences or proofs that Kapampangans are really very good at cooking, not just the city of Angeles but the whole of the province. Kaugnay rito, nakapasa na rin sa Senado ang House Bill na pormal na kumikilala sa Pampanga bilang culinary capital ng bansa. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Mga kapuso, 76 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.